Morning mga kasaka. Ayan po, update po tayo sa ating kukumber na itinanim po natin noong nakaraang December 25. Ay ngayon po ay January na po, end of January. So ibig sabihin, ito ay nasa 35 days old na po itong pipino natin. Pero yan, makikita nyo po, abot na po sa taas yung 8 feet na balag po natin. Ayan, na-reach na po niya. Pero ang pinakamagandang balita niyan, 35 days po itong MacArthur po na cucumber, harvest na po tayo. Ipapakita ko po sa inyo yung bunga niya sa 35 days old. Ito, expected ko po ito i-harvest ng 40 to 45 days old, pero ngayon napakaaga po. 35 days, meron na po tayong makukuha. Yan ang pinakamagandang balita kung ano po yung sikreto natin, sasabihin ko po sa inyo. Ito mga kasaka is ano ito, 35 days old na cucumber. Kung makikita nyo po, kung friend nyo po ako sa Facebook, naipost ko po ito nung nakaraang Pasko po, December 25, eh ngayon end of January. So ibig sabihin, nasa 35 days old po ito. Kasi nung January 25, isang buwan, eh ngayon end of January, nasa 35 days po ito. Ayan, kung makikita nyo po, itong balag po natin, nasa 8 feet po ito. Ayan. Oh, from dito sa ilalim hanggang sa taas. Ayan, nasa taas na po siya. Lampas na po sa 8 feet. 35 days old po yan na cucumber natin. Mabot na po ng 8 feet. Ang pinakamagandang balita lang yan, sa 35 days po na pipino, makakuha na po tayo ng bunga. Hindi rin ako makakapaniwala kasi nung nakaraan, ay humarvest po ako, nasa 40 days old na cucumber. Ngayon, 35 days old na siya. Ayan, meron na po siyang bunga sa ilalim pa po. Ayan. 35 days old na pipino na po yan. Yan ang iba oh, sobrang laki po. Ayan, may makukuha na po tayo. Ayun oh, expected ko ito, harvest ako nitong 40 days niya, nitong Vernish. Eh ngayon, Lunes pa lang, mayroon na akong makukuha. Ayan po oh, oversize na po yata ito sa 35 days old. Ito, in-upload ko po itong video na ito nung nakaraang December 25. Para po may record po tayo kung kailan po tayo nag-direct seeding nitong pipino natin. Hindi ko inakalang ngayon pa lang, January 30, 31 ba ngayon, meron na po tayong makukuha. Ay, oversize na eh. Dapat kahapon, kinuha ko na ito. Pero hindi ko kasi pinasyalan ito kasi akala ko 35 days old na pipino, hindi pa ako harvest. Kasi nung nakaraan 40 days old talaga ako nag-uumpisa ng harvest, pero ngayon napakaaga po. Eh napakaganda po ng foliar na ginagamit natin. Ayun, hindi lang po ako mag-advertise ng foliar na kung ano pong ginagamit ko, hindi naman ako binabayaran. Pero kapag may katanungan nyo po kayo sa akin, ayan, eh mag-friend request lang po kayo, mag-send kayo ng message sa akin sa Facebook. Yun po yung Facebook ko, yung Tanduay Junior Lapad po. Lasinggiro po yung Facebook account natin. Yan, madali po yung i-memorize. Tanduay Junior Lapad po, i-message nyo po ako. Hindi ko po pwedeng sabihin dito kasi halos lahat ng technician ng foliar, kaibigan ko po. Baka sasama yung loob kapag sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko nitong cucumber ko na foliar. Napakaganda po ng pipino natin. Ayan, napakabulas po. Hindi ko ito first time na magtanim na kagaya nito. Karamihan nangyari ito yung sa virgin na lupa. Yung kagagaling lang, let's say, sabi natin sa sugarcane, sa tubo. Tapos, biglang tataniman natin ng ganitong cucumber. Ganito kaganda. Pero ngayon po, itong cucumber na ito, pang limang beses, limang ulit ko na pa ito, pabalik-balik na tinaniman, the same cucumber din. Parehang variety. Kaya, yon, nabreak ko po yung sinabi ng mga matatanda. Yung mga kasamahan kong nag-farming na sabi nila, dalawang beses, pag uulitin mo, tatlong beses, wala na yan. Pangit na yung production. Eh ngayon, ito yung resulta, yung sinabi nilang pangit, kaya yun, hindi ako maniniwala sa kanila na pangit. Nasa pag-aalaga lang yan, pagkukondisyon ng lupa, tsaka pagpapakain ng tanim, tamang pagpapakain po. Ayan, kung makikita nyo po sa previous na video ko, sa previous na vlog ko, yun, napakakunti lang ng fertilizer na ina-apply natin. Pero ngayon, yun, makikita nyo naman ang resulta.
Makikita nyo po kung pizza, yung kailan ako nag-upload, nung huli akong nag-upload, nung nagda-direct seeding ako nito. December 25 yun. Exactly, December 25. So, klarong-klaro, December 25. So, ngayon is 30. Ano pa lang, 35 days old pa lang itong cucumber natin. May ma-harvest na po tayo. Hindi ko na kalaing ha-harvest ako ng 35 days. Yan, napakaganda po tingnan ng pipino natin. Aba, lampas na po sa 8 feet. Tingnan natin dito sa kabilang linya, baka pangit ito. Halos pareha lang naman eh. Napakaganda po ng pipino ngayon. Kaya lang bumaba yung presyo. Pero ayos lang din. Kahit na yung pipino, kahit na tag-10 piso, may kita ka pa rin doon. Kapag maganda yung tanim mo, kapag maganda yung bunga, kikita ka pa rin kahit na tag-10 piso yung kilo, bawat kilo ng pipino. Napakaganda po ng pipino natin. Hindi ako makapaniwala, 35 days old na pipino, makaka-harvest na po tayo. So, papasalamat tayo sa Panginoon na kahit na papano, binagyo tayo, nakakabangon tayo, binigyan niya tayo ulit ng produkto. So, yun, napakarami na pong bunga. Yun o, yun, oversized na yan. So, hindi na pwedeng ipapabukas na ito. Kailangan na ito ngayong pitasin. Ayun o. Marami na. So, hindi man masyadong marami, pero sa ganito kalapad, 18 cans ito. 18 cans o 50 grams. So, nasa mahigit 1 kilo na ako. 900 grams lahat ito. So, 100 kilo, 100 gramo na lang, 1 kilo na. So, napakarami nito. Hindi naman masyadong marami yung bunga kasi yun, unang bunga pa lang eh. Pero at least, pinaka munting makuha natin ngayon dito is nasa 500 kilos. Oh, pwede na yun. 500 kilos kahit na sabihin natin 20. Oh, sino magbibigay sa atin ng 10,000? Pwede na yun. Pambili na yun ng insecticide saka fertilizer. So yun. Maraming salamat po.